Nagsisimula ang pelikulang ito sa isang batang lalaki na nagngangalang Kyle at ang kanyang ina na si Rebecca na lumipat sa isang maliit na bayan sa United States. First day ni Kyle sa bago niyang school. Nagpaalam siya sa kanyang ina at sumakay sa kanyang bisikleta papunta sa paaralan. Pagdating niya sa classroom, pinakilala siya ng guro at pinahanap siya ng mauupuan. Nang maglaon, gusto ng guro na ipakita ng isang batang lalaki na nagngangalang Jason ang kanyang proyekto sa science, ngunit nang subukan ni Jason na dalhin sa harapan ang kanyang project, sinadya siyang harangan ng isang manggugulo na nagngangalang Rick. Dahil dito, bumagsak si Jason sa sahig, at ang kanyang proyekto sa science ay nasira. Sa kasamaang palad, si Jason ay natakot na sabihin sa guro kung ano ang nangyari dahil natatakot siya kay Rick. Nakapagtataka, si Kyle ang nagsabi sa guro tungkol sa insidente, kaya nasuspindi si Rick ng 2 linggo. Ngunit hindi kinaya ni Rick ang parusa, kaya nagpa siya sila ng kanyang mga kaibigan na harapin si Jason pagkatapos ng klase, na gustong saktan siya. Sa kabutihang palad, pumagit na si Kyle at hinarap si Rick at ang kanyang mga kaibigan. Kahit na mas maliit si Kyle kay Rick, madali niyang natalo ang mga bully. Pagkatapos nito, umalis na si Kyle sa school para umuwi. Gayunpaman, mabilis siyang sinundan ni Jason at hiniling na maging kaibigan. Noong una, nag-aalangan si Kyle dahil mahihiyain siya at hindi masyadong sosyal pero patuloy siyang kinukumbinsi ni Jason, at sa huli, pumayag si Kyle. Maya-maya pa ay nilapitan na sila ng kuya ni Rick na si Jack na galit nang marinig na natalo ni Kyle si Rick. Pinuntahan ni Jack si na Kyle at Jason para harapin sila. Kumpiyansa si Rick na madaling matalo ng kuya niya si na Kyle at Jason. Gayunpaman, matalinong binundol ni Kyle ang burat ni Jack at kinamot pa ang sasakyan ni Jack. Nagalit dito si Jack at sinimulan niyang habulin si na Kyle at Jason sa kanyang sasakyan. Sinubukan nilang tumakas sakay ng kanilang mga bisikleta ngunit napunta sila sa isang kanal. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, noong una, hindi inakala ni Jack na makatawid sa kanal si na Kyle at Jason ngunit matapang silang tumalon sa kanal gamit ang kanilang mga bisikleta at napunta sila sa isang airstrip. Nagawa nilang makatakas kay Jack at nakatagpo ng isang lalaki na nagngangalang Ed, natiyuhin ni Jason at nagtrabaho bilang isang piloto at mekaniko ng sasakyang panghimpapawid. Ipinakilala ni Jason si Kyle kay Ed na nagtanong kung gusto niya ang mga eroplano. Inamin ni Kyle na hindi niya alam dahil hindi pa siya nakakaranas na sumakay ng eroplano. Nang marinig ito, magiliw na inanyayahan ni Ed si na Kyle at Jason na sumakay sa isang maliit na eroplano at isinakay sila sa isang kapa na panabik na paglipad sa kalangitan. Nagkatuwaan si na Kyle at Jason habang nasa biyahe. Pagkatapos, ibinaba sila ni Ed sa bahay ni Jason. Doon ay ipinakilala si Kyle sa masiglang pamilya ni Jason na medyo iba sa sitwasyon ni Kyle dahil nakatira siya kasama ang kanyang ina sa isang hotel. Ipinakilala din ni Jason si Kyle sa kanyang lolo na may sakit na nagngangalang Jansen, na buong pagmamalaking ibinahagi na siya ay dating pinalamutian na piloto ng militar ng Estados Unidos. Maya-maya, inihatid ni Jason at ng kanyang ina si Kyle sa kanyang lugar. Gayunpaman, nag-isip si Kyle sa pagpapanggap na nakatira siya sa isang magarbong bahay. Ngunit nang umalis si Jason at ang kanyang ina, bumalik si Kyle sa hotel na tinutuluyan nila ng kanyang ina. Kinabukasan, magkasama ulit sina Kyle at Jason. Pareho silang nagkaroon ng ideya na pumunta sa paliparan ng eroplano, kaya bumalik sila sa lugar kung saan nakikita nila ang mga eroplano. Sa pagkakataong ito, nagdala si Jason ng walkie-talkie para makipag-ugnayan habang sila ay nasa isang plane-watching adventure. Pumasok sila sa isang bodega at nakakita sila ng isang mas malaking eroplano kaysa sa iba. Sa una ay natuwa sila, kaya nagpa siya silang galugarin ang eroplano sa pamamagitan ng pagpasok sa loob. Ang mga bagay ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, nang may maraming tao ang pumasok sa bodega at sumakay sa eroplano. Sa pag-aalalang mahuli, si Kyle at Jason ay nagmamadaling nagtago sa cargo ng eroplano. Ilang sandali pa, nagsimulang gumalaw ang eroplano, umalis sa bodega, at lumipad sa kalangitan. Makalipas ang ilang oras, lumapag ang eroplano sa isang paliparan. Samantala, isang grupo ng mga lalaki ang nagpakita at nagdala ng mga bag na tila naglalaman ng pera sa eroplano. Pagkatapos, lumipad muli ang eroplano, mula sa malaking paliparan. Habang nasa eroplano, nagsimulang makaramdam ng gutom sina Kyle at Jason. Nagsimula silang maghanap ng pagkain at nagpasyang buksan ang isa sa mga bag na nakita nila kanina. Walang pagkain ang bag. Sa halip ay may laman itong bomba.
Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng takot kina Kyle at Jason. Desperado nilang sinubukang alertuhan ang piloto at mabilis na lumabas sa cargo ng eroplano. Nakapagtataka, nalaman nilang lumilipad ang eroplano nang walang piloto. Dahil dito, wala silang pagpipilian kundi ang kontrolin ang eroplano, kahit hindi nila alam kung paano paliparin ang sasakyang panghimpapawid. Sa init ng sandali, hindi sigurado si Kyle kung ano ang gagawin sa bomba. Si Jason, na sinubukan niyang maging piloto, ay nagbigay ng mga tagubilin kay Kyle na ihulog ang bomba. Si Kyle ay sumunod kaagad sa utos ni Jason, at ang bomba ay napunta sa bahay ng isang magsasaka, na nagdulot ng isang malaking pagsabog na sumisira dito. Matapos itapon ang bomba, tinulungan ni Kyle si Jason sa pagpapalipad ng eroplano. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang maiwasan ang pagbagsak sa anumang bagay o pagtama sa bundok. Sa kalaunan, pagkalipas ng ilang sandali sa paglipad sa kalangitan, naubusan ng gasolina ang eroplano, at kinailangan nilang mag-emergency landing sa isang kalsada. Nagsumikap sina Kyle at Jason na patnubayan ng ligtas ang eroplano sa pagbaba nito, tinitiyak na hindi ito makakatawid sa sinuman. Sa kalaunan, matagumpay nilang nilipag ang eroplano nang walang insidente. Samantala, nakita si Ed sa kafe kung saan nagtatrabaho si Rebecca. Pareho silang nabigla sa balita ng magiting na paglipag nina Kyle at Jason na tinawag silang The Sky Kids. Dahil sa pambihirang pangyayaring iyon, naging mga local celebrity at naging usap-usapan sina Kyle at Jason. Ang kanilang bagong kasikatan ay nakakuha din ng atensyon ng isang lalaking nagngangalang Angelo, na siya pala ang may-ari ng eroplano at ang bag na may bomba. Kasabay nito, ang dalawang lalaki na nagngangalang Lenny at Silvio ay tila kinakabahan habang pinapanood ang balita tungkol kina Kyle at Jason dahil sila ang nagtanim ng bomba sa eroplano. Sina Lenny at Silvio ay mga tauhan ni Angelo, ngunit sinubukan nilang ipagkanulo at patayin si Angelo. Gayunpaman, ang kanilang balak ay hindi sinasadyang napigilan ni Kyle at Jason. Kinabukasan, nang bumalik sa paaralan sina Jason at Kyle gaya ng nakagawian, muling nagpakita si Jack at tila may balak na harapin sila. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang dalawang individual na nagsasabing sila ay mga ahente ng FBI at hiniling sina Kyle at Jason na sumama sa kanila. Naaalala ang dati nilang takot kay Jack, nagpa siya silang makipagtulungan sa mga inaakalang ahente na ito. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, napagtanto ni Kyle at Jason na ang mga inaakalang ahente ng FBI ay talagang mga tauhan ni Angelo. Gayunpaman, tiniyak sa kanila ng dalawang lalaki, na nangako na si Kyle at Jason ay hindi sasaktan ng kanilang boss. Pagdating sa bahay ni Angelo, dinala si Kyle at Jason sa isang silid na puno ng mga video game at laruan na baril. Nang makaalis ang mga tauhan ni Angelo, kinuha ni Kyle at Jason ang mga laruan na baril at nagsimulang maglaro. Samantala, pinagmamasdan ni Angelo si Kyle at Jason mula sa likod ng isang glass wall, inaalala ang mga alaala ng kanyang pagkabata kasama si Silvio. Nakapagtataka, ang mga alaalang ito ay may maraming pagkakatulad sa mga pakikipagsapalaran ni Kyle at Jason. Sa kalaunan, nagpa siya si Angelo na sumali sa laro kasama nila, kumuha ng dalawang laruan na baril. Pagkatapos nilang magsaya, inutusan ni Angelo sina Silvio at Lenny na samahan sina Kyle at Jason pauwi. Binigyan din niya sila ng isang bag ng pagkain para sa paglalakbay. Habang sila ay nasa kanilang paglalakbay, inilabas ni Jason ang kanyang walkie-talkie at pinaandar ito. Natuklasan nila na may hawak na isa pang walkie-talkie si Lenny. Ang paghahayag na ito ay nagpaunawa kina Kyle at Jason na ang dalawang lalaking ito ang may pananagutan sa paglalagay ng bomba sa eroplano. Nakaramdam din ng takot si Lenny, nag-aalala na baka isumbong ni Kyle at Jason ang kanilang mga aksyon kay Angelo. Ang maigting na sitwasyong ito ay humantong sa isang mainit na pagtatalo ni Lenny at Silvio. Sa huli, pumayag si Lenny sa mungkahi ni Silvio na huminto at magpahinga para kumalma. Si Silvio, nakilala si Angelo mula pagkabata, ay sinubukang ipaliwanag kay Lenny na ang pagiging tapat ay maaaring humantong sa kapatawaran mula kay Angelo. Sa kasamaang palad, tumanggi si Lenny na makinig at pinuntahan si Silvio. Nasaksihan ng nakakagulat na pagkilos na ito, natarante si Kyle at Jason at nagpas siyang tumakas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Hinabol sila ni Lenny, nagpaputok ng baril sa daan. Samantala, dahil malapit nang mamatay si Silvio, nais niyang ipaalam kay Angelo ang nangyari. Nakalulungkot, bago niya may hayag ang lahat, pumanaw si Silvio.
Sa ibang eksena, si Lenny, na matagal nang naghahabol kina Kyle at Jason, sa wakas ay nahuli si Kyle at dinala sa isang paliparan. Pagdating nila doon, nakasalubong nila si Ed, at pinilit ni Lenny si Ed na magpalipad ng eroplano. Noong una, handa si Ed na makipagtulungan kay Lenny hanggat makalaya si Kyle, ngunit nagbanta si Lenny na sasaktan silang dalawa. Sa parehong oras, dumating si Jason sa paliparan at nakita niya na si Kyle ay nasa matinding panganib. Buong tapang na hinabol ni Jason ang eroplano at nakapasok sa loob. Ang aksyon na ito ay nag-alerto kay Ed sa katotohanan na sina Kyle at Jason ay nagkaroon ng problema. Habang paakyat sa himpapawid ang eroplano, galit na tinitigan ni na Kyle at Jason si Lenny. Nagalit dito si Lenny, at sinubukan niyang saktan sila. Sa kabutihang palad, namagitan si Ed sa pamamagitan ng pagkiling sa eroplano, na nagpahinto sa mga pagtatangka ni Lenny. Sa pakiramdam na nakulong, sinubukan ni Lenny na barilin si Ed, ngunit nabigo siya. Tumayo na rin si Ed sa kanyang kinauupuan at sinubukang harapin si Lenny. Habang mabilis na kinuha ni Jason ang papel ni Ed bilang piloto, naramdaman ni Ed ang panggigipit mula kay Lenny na ilihis ang atensyon ni Lenny. Inihagis ni Kyle ang perang kinuha niya kay Angelo, na ikinagalit ni Lenny, at binaril niya si Kyle, dahilan para mahulog siya mula sa eroplano. Nang makita ito, sinundan nina Ed at Jason si Kyle para iligtas siya. Si Ed, na may hawak na parachute, ay pilit na inaabot ang mga kamay nina Kyle at Jason. Pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay nahawakan sila ni Ed. Mabilis na inilagay ni Ed ang parachute, at ligtas silang nakarating sa lupa. Samantala, nalaman ni Angelo na nasa panganib sina Kyle at Jason at sinimulan niyang hanapin sila gamit ang kanyang helicopter. Sa kalaunan, nakita niya sina Kyle, Jason, at Ed ilang sandali matapos ang kanilang paglanding. Pagkatapos ay ipinaalam nina Kyle at Jason kay Angelo na pinatay ni Lenny si Silvio nang tangkaing iligtas sila. Labis na nalungkot si Angelo sa hindi inaasahang pagkamatay ni Silvio, gayunpaman, wala siyang magawa tungkol kay Lenny, na nasa eroplano pa rin. Nakalulungkot na wala ng kontrol si Lenny sa eroplano, at bumagsak ito sa isang burol, na sumabog dahil sa pagtama. Pagkatapos, hinatid silang tatlo ni Angelo pabalik sa kanilang mga tahanan. Sa pagdating, humingi ng paumanhin sina Kyle at Jason para sa insidente sa eroplano, gayunpaman, tiniyak sa kanila ni Angelo na ang eroplano at pera ay hindi kasing halaga ng kanilang kaligtasan. Inalokpan niya si Ed ng trabaho bilang private pilot ngunit tinanggihan ni Ed kontento na siya sa kanyang tungkulin bilang mekaniko. Maya-maya, dinala ni Ed sina Kyle at Jason sa bahay ni Jason. Hiniling niya sa kanila na huwag sabihin sa kanilang mga magulang ang tungkol sa mga nangyari kamakailan. Pagkaalis ni Ed, inamin ni Kyle kay Jason na hindi siya nakatira sa magarbong bahay na pinakita niya sa kanila kundi sa isang hotel. Gayunpaman, walang pakialam si Jason na ikinatuwa at ikinagaan ng loob ni Kyle. Pag-uwi ni Kyle, pumasok si Jason sa kanyang bahay sa mainit na pagtanggap ng kanyang buong pamilya. Ang lolo ni Jason, na sabik na naghihintay, ay nakaramdam ng pagmamalaki nang makita niya ang artikulo sa pahayagan tungkol kina Kyle at Jason na matagumpay na nailigtas ang eroplano. Upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga, ibinigay ng lolo ni Jason ang isa sa kanyang mga medalya kay Jason bilang pasasalamat. Samantala, si Rebecca ay nanatili sa tabi ni Kyle habang natutulog na may suot na mapagmataas at masayang ekspresyon sa nagawa ni na Kyle at Jason sa pagligtas ng eroplano. Maya-maya ay inutusan ni Angelo ang kanyang mga tauhan na patayin si Jack para hindi na niya maabala pa sina Kyle at Jason. Sa kabilang banda, si Ed, Jason, Kyle, at ang kanyang ina ay namamasyal sa paliparan. Lumapit kay Ed ang ilang tauhan ni Angelo, at noong una, akala niya ay mag-aalok sila ng trabaho bilang piloto, na tatanggihan niya sana. Pero laking gulat niya, niregaluhan nila si Ed ng lumilipad na eroplano. Sa kalaunan, isinama ni Ed sina Kyle, Jason, at Rebecca sa isang flight gamit ang kanyang bagong eroplano, at doon natapos ang pelikula. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.